Ayan, so ito yung ating mga sangkap. Flour. Cocoa powder. Eggs. Sugar. Cooking oil, or you could use butter. Buttermilk. Kung wala kayong buttermilk, you could substitute it with 1 tablespoon of white vinegar plus milk. Ayan, so nakikita nyo na medyo buo-buo yung ating milk kasi dun sa vinegar. Hot water. Salt. Baking soda. Baking powder. Vanilla extract. Ito naman yung ingredients para sa chocolate frosting or our chocolate ganache. We have cocoa powder, white sugar, butter, milk, cornstarch, and vanilla extract. Fill the steamer with water and bring water to a boil. Ayan, sa paggawa ng ating buttermilk, meron tayong milk. And then, lagyan natin siya ng 1 tablespoon of white vinegar. Tapos, let it stand for 5 minutes. So ngayon, magdadusting tayo ng ating baking pan. Gagamit tayo ng butter or pwede din oil. Tapos flour. But since chocolate cake ang ating cake, ang gagamitin ko ay cocoa powder. Ayan, mag-spread ka lang ng butter. Tapos siguraduhin din maglagay sa gilid. Kung meron kayong brush, pwede yon, mas madali mag-spread. So ayan, maglagay na tayo ng cocoa powder. Spread ng maigi and pati din sa gilid. So, set aside muna natin to. Ayan, sa isang bowl, halo natin lahat ng ating dry ingredients. Mix natin siya. So, ngayon naman, dito sa stainless bowl natin, i-mix natin lahat ng wet ingredients, except muna sa hot water. Ayan, so add natin yung eggs. And then, beat na natin siya. Tapos, add natin ang half ng mixture ng ating dry ingredients. Half muna. Tapos, whisk natin siya. Kasi sumabog. Paluhin natin. Ubusin na natin yung natitirang dry ingredients. Ginagayto ko lang siya para hindi siya sumabog pag-mix. So, ayan. Pwede na. Ayan. So, add natin yung ating hot water. Ayan, lipat na natin siya sa ating pan.
Steam for 25 to 30 minutes over low heat. Do not forget to wrap the lid with a cotton cloth or cheesecloth to prevent the water from dripping into our cake. Ngayon, gawin na muna natin yung ating chocolate frosting. Just mix all the ingredients. Mix lang natin siya. Cook over low mid heat. Mix well. Stir constantly to avoid lumps. When the mixture is thick, turn the heat off and let it cool, then set aside. When the cake is done, turn the heat off but do not take the cake out yet. Let it set for 10 minutes inside the steamer with the lid on. In this way, your cake will not shrink. Cool cake in the pan for 5 minutes. Unmold the cake and cool completely, then it's ready for frosting. So ayan, kung napapansin nyo, flat na yung ating surface ng cake. Pinaliktad ko lang siya para hindi umumbok. Tapos ngayon, sislice natin siya into half para malagyan siya ng filling sa loob. Ayan, nakat na natin siya. So pwede na tayo maglagay ng chocolate frosting. Bahala na kayo kung marami or konti lang ang ilagay ninyo. Ayan, so ibabalik na natin yung ating top portion ng ating cake. Ayan, so pwede na natin lagyan ng chocolate frosting yung ating buong cake. Ayan, tapos na. So, pwede tayo maglagay ng sprinkles just to make our cake pretty. At gumawa rin ako ng lanyera size. And itong dalawang maliliit, parang cupcake size na rin. Pwede nitong i-business, ibenta, malapit na ang Christmas. Kaya pwedeng-pwede ito pang negosyo sa Christmas, New Year, at Valentine's. Pwede nyo ilagay dito yung mga cupcake size ninyo. Ang bili ko nito ay 9 pesos. Ganda, no? Meron pa akong isa. Pero hindi ko alam kung magkano ito. Para naman sa lanyera size ninyo, pwede nyo ilagay sa clear plastic packaging. Ang bili ko nito ay 4 pesos. Pwede nyo ibenta ito for 70 or 75 pesos. Depende kasi yan sa brand ng ingredients na gagamitin ninyo. Basta gumawa lang kayo ng detailed costing, then add 5% markup dun sa selling price ninyo for your cake. Kung up and down ng steamer ang gagamitin ninyo, yung mga cake na nasa baba, just cover it loosely with foil and then double the height of the foil dahil magra-rise yung ating cake. Ayan, tikman na natin yung ating cake.
Ang sarap. Oh my God, ang sarap niya. Alam niyo guys, moist na yung ating cake. Ang sarap pa ng frosting niya. Promise. Sarap ng frosting niya. So, kain na tayo. Ang recipe ito ay pwede din sa oven. Just bake it at 350 degrees Fahrenheit in 25 to 30 minutes. Thank you for watching. Please subscribe to our YouTube channel, like our Facebook page, and follow us on Instagram. Thank you! Links below. Please do check out our No Bake Yama Cake.